Hi guys! So para sa vlog na to, re-reviewin natin yung business class ng Philippine Airlines from LAX to Manila. So re-reviewin natin yung service, yung IFE, yung upuan, at saka yung pagkain. At higit sa lahat kung worth ba yung pera na ibabayad natin dun sa business class. Okay, pero syempre, bago yan, intro muna tayo. Let's go! So pagdating mo sa terminal, merong designated na line, syempre yung business class, may pa-red carpet sila dyan. Yung pagdating ko, actually walang masyadong pila, so tayo na agad, so less hassle yun. Then when it comes to luggages, kung gusto nyong ingatan nila yung mga personal belongings nyo o yung luggages nyo, pwede kayo mag-request ng fragile. Yung red sticker na yan, yan yung fragile. Tapos meron tendency kapag kukunin nyo na yung luggage nyo, minsan nasa unahan siya agad. Yung paglabag ng aeroplano, punta ng carousel, nandun agad siya. Yun yung technique. So after you check-in guys, punta kayo sa Star Alliance Lounge. Nasa second floor lang yan ng LAX. Madaling-madaling hanapin. Okay, yung Skytrax na award, ayun yung Oscars. Okay, familiar naman kayo sa Oscars. So ayun na yung pinakamatindi na award ng isang aeroplano. So meron silang luggage storage dyan para pag kukuha ka ng pagkain mo, wala kang masyadong bit-bit. So breakfast tayo dumating. Ang pagkain dyan, mga bagel, salad, bacon, and eggs. Bacon, eggs. So, ayan, mayroon silang oatmeal, tapos meron din silang mga beers dyan. Iba't ibang klaseng beer, maraming marami yan, at saka mga juices. Yan. So, yung Starlines, pala nagbubukas siya ng 8:30. So, walang masyadong pagkain, sarado pa yung bar. So, walang masyadong makain, so nag-noodles lang ako dyan. Hindi ko na nireview yung pagkain dun kasi noodles lang kinain ko at saka bacon eggs. Okay, kung napanood yung vlog, nagpunta pa tayo sa Centurion Lounge. Kasi yung Centurion Lounge, maaga siya nagbubukas, so dun muna ako nag-breakfast. Hindi ko na hinihintay yung 8:30. So, may access din tayo doon bago tayo pumunta dito sa Starlines Lounge. Malaki siya, maluwag. Maraming upuan, tapos meron din silang small cinema dyan, tapos meron din silang patio. Pwede kang tumamba dyan sa patio since maaga pa walang masyadong tambay, tapos may kitay mo yung mga nakapark na aeroplano dyan. Meron din silang shower area kung gusto nyo mag-shower, dito tayo sa number 6. Tour ko kayo, so meron silang sink, towels, toilet, and then shower. Yan, hindi na ako nag-shower dyan, nag-toothbrush lang ako. Tapos yun, pumunta na tayo sa gate natin. Yan, so ito na yung mga flight attendant natin, papunta ng gate natin yan. So ikaw din sa una sa papasok kapag ka business class. Tapos kahit anong suot mo, kahit off-shoulder, okay na okay lang din yan. So bali, hinahanap ko na yung upuan dyan, meron nakaharang na maleta. Sabi ko, tabi! Hindi, joke lang. Maganda yung upuan nila. Maganda, hindi, joke lang. Sakto lang. So yun na yung upuan natin. Okay, tapos yung configuration niya, 232. Okay, so I'm so sorry, walang privacy. Ayan na yun. So pag upo mo, bigyan ka na lang hot towels dyan para mag-freshen up kahit papano. Tapos may welcome drinks choice dyan, parang orange and mango juice. So ako pinili ko parang mango. Sakto lang, lasa ng mango. Tapos yung katabi ko dyan, nag-aaram na ng kausap. Hindi ko naintindihan yan, pero tumawa siya. So tumawa na rin din ako. So may pauna din sila, tapos blanket. And then yung business class kit nila. Yan, so tignan natin yung laman. Meron silang socks and eye cover. Tapos meron silang toothbrush and toothpaste. Tapos ito, bawal to sa mataba. Sa payat na yan. Yung brand na nakikita nyo ngayon, okay siya na brand. Kalibre siya ng clinic, kumbaga. Ang presyohan niya is $25 to $30 para sa isang lip balm, moisturizer, at saka lotion. Tapos ito naman yung business class menu nila. So explore natin yan. Para sa appetizer natin, meron silang pasabaw dyan. Cream of tomato, seared tuna, assorted bread. And then, tatlo yung papipilihan para sa mains. Meron silang pork, chicken, and beef. Ang pinili ko dun yung chicken. Okay? And then naman, or yung dessert, meron silang raspberry cheesecake, cheese ball, at saka syempre, ice cream. Para naman sa mid-flight refreshment natin, meron tayong walang kamatayang dried arroz caldo. Yan, meron din silang patinapay dyan, ham and cheese panini, tapos yung mga biskuit, ganyan. Para naman sa breakfast natin, meron silang fresh fruit, yogurt parfait, tapos assorted bread. Yan, para naman sa mains natin, meron silang daing na bangus, chicken, at saka continental breakfast, at saka gourmet tayo, and Spanish sardines. So yung flight attendant din mag-aayos ng placemat mo. Once na okay na yan, ibibigay nila yung meal mo. Syempre, una muna yung drinks. Yung drinks ko dyan, sparkling wine, chardonnay, breakfast wine yun, huwag kayong maglala. Tapos yung appetizer natin, yung seared tuna. And sa paglapag, bininatan ko na agad yan. Masarap yan guys, masarap. Medyo dry pero masarap. Ang
hirap maging mayaman, no? Hindi mo kayang sabay yung trip nila. Kasi minsan yung gusto nila, malamig, walang lasa. Minsan ako'y bulok na pagkain. Once done ka na sa appetizer mo, lalapag nila yung ibang kailangan mo para kumain. Ayun ang silverwares nila at saka mga small plates. Tapos may putubig din. And then, bigyan ka lang ng bread. Pinili ko dyan garlic bread. Pero 3 different kinds of breads yun. So, ito yung soup nila, yung chickpeas. Lasang Gerber. Thank you, Chia. Love and God. Biglang sumarap. So, inubos ko na lang yung wine dyan. Habang inuubos ko yan, may nag-aantay na sa akin agad dyan. Asking for the Chardonnay. Chardonnay, yeah. Right. Thank you. I appreciate you. Thank you. Cause you are my baby. Chicken satay. Thank you so much. Ito yung tsura ng chicken satay nila. Okay naman siya, masarap, tapos hindi siya dry, malasa talaga siya. Tapos nga pala guys, yung rice hindi ko naubos. Actually, hindi ko masyado nagalaw kasi meron siyang aftertaste. Tinig na ko yung kapitbahay, ganun din, hindi nila kinain yung rice. So, ang pinili ko dyan yung raspberry cheesecake. Pwede kahit actually yung lahat ng dessert, pwede mo siyang kuhanin. Tapos next naman, kinuha ko yung assorted cheese nila at saka yung mga biskuit. Masarap yan guys, lasang bagang. Ito yung sinasabi kong amoy bagang eh. Pero yung amoy bagang, sarap! Shot. Ate. Ano, ice cream, chocolate. Thank you. Si ate pinapatagay ko, ayaw tumagay. Mamaya na daw. Wow. Babalik daw si ate mamaya, shot daw. Dashat mo na, te. So after kumain, si yung mga flight attendant i-approach kayo kung gusto nyo i-ayosin na yung bed para makapahinga na. So yung bed nila nating special, hindi siya like flat na flat, naka-curve siya ng konti. Sa upper right ng bed, merong reading lamp. Tapos ito naman yung seat navigator. Tapos sa ibaba ng seat, meron din mga outlet. Ito naman yung lavatory nila. Kung ano yung nakikita nyo dyan, makikita nyo rin sa economy. Nothing special. Tapos sa mirror, sakto lang. Sorry, medyo antok na ako dyan. Tapos ito yung height niya. 6 flat pala ako, so ayun yung height ng CR. Ito naman yung IFE nila, or yung in-flight entertainment. Ayun yung remote nila, merong 2 seconds delay. Okay, so kapag ginamit mo yan, delay talaga, mga 2 seconds. And then check natin yung mga movies nila, fresh from the box, pero wala, hindi yan fresh. Mga luma din yan. Okay, so nothing special, ganun din katulad sa economy. Viewer's choice, ayan siya, nothing special. For the internet, meron kami 10 MB na free, pero hindi ko siya masyado nagamit, medyo mabagal siya. Kung gusto niya mag-avail, ayan din siya. Ayan, so pang mid-flight na yan, wala talagang gumagamit ng IFE. Tapos ito yung snacks natin, meron tayong arroz caldo. And then meron din silang panapkin at saka silverwares. And then yung tinikman ko na yan, masarap yan, kaso nga lang medyo dry. Yung arroz caldo pala, lagi yan sinaserve sa business class mid-flight. Yeah, ito na yung itsura natin after 5 oras ng pagtulog. Pulang-pula yung mata natin. Makatabi natin, mabait naman siya, okay naman. Kaso, ang dami niyang kalat. Inom siya ng coke, inom siya ng ganito, ganyan. Ang dami, tas lahat ng basura niya nandun na sa ilalim ko. Pagising ko lang, kalat naman ito. Pero okay lang naman yun. Okay, so tingnan natin yung ano, yung economy class. Tingnan natin kung na-miss nila ako dun. Sinong na-miss yung lahat?
Ang ibang business class, meron silang dalang sariling mga movies dun sa laptop nila. Ako, nag-edit lang ako dyan. Tapos napansin ko yung katabi ko, yung IFE niya, hindi gumagana. So, sira. Tapos habang nag-edit, tumingin na lang ako ng kape. Nagsaserve din sila ng milk. Kung gusto niyo ng milk dun sa coffee nyo, meron din sila. Tapos kasama sa mid-flight, meron silang chocolate. Tapos medyo gutom pa tayo dyan, buti na lang meron tayong sariling cup noodles at saka rice. Ina-microwave lang yan. Shoutout muna tayo kay Kuya na gumawa ng cup noodles natin. Bayet! Tapos 2 to 3 hours before landing, binuksan na yung light. Yun. So makikita niyo walang gumagamit ng IFE. Tapos yan, nasa lapag lang lahat ng gamit namin kasi nga wala talagang personal storage. Ayan. Masun opseodo, na jigeum jinjihae, jangnan anin. Para sa appetizer, meron tayong fruits. Hajiman nae maeum. And so nag-serve din sila ng bread, tapos meron silang butter, and then coffees and juices again. Yeah. Yung fruits nila masarap, matamis, so naubos ko siya. So after ng appetizer, sinerve na agad na yung mains. Para sa breakfast natin, meron tayong bangus, daing na bangus. And so masarap yan guys, pati yung rice masarap na. May meron silang kamatis at saka sibuyas. Panalo yung breakfast nila. Masarap. So sobrang sarap niya, naubos ko siya. Sarap talaga ni Jim. Ano tayo, makichismis tayo sa kung naubos na yung pagkain nila. Yung ibang kapitbahay natin. Katabi natin, medyo paubos na. Tapos yung ibang kapitbahay natin, ubos din nila yung breakfast nila. Tapos na natin kumain. Ano na tayo? Nagkatakot yung toothbrush at saka ilabas tayo kahit na pagod. One hour na lang. Natapag na tayo. Katabi natin. Pinaglihi sa galit. Nasabi ko na pinaglihi sa galit yung katabi ko kasi few times siya na-disappoint sa Philippine Airlines. Okay, dun sa business class. Okay, yung first, yung pagsakay mo ng aeroplano, lalapitan ka ng flight attendant, tatanungin ka kung anong drinks na gusto mo. Okay, binigyan kami ng liquor menu. Basic lang naman lahat. May beer, may champagne, may red wine, may cocktails like Negroni, Bloody Mary, Sweet Martini, Extra Dry Martini, mga ganun lang. Okay, so yung humingi siya ng drinks niya, pagbalik ng flight attendant, wala daw yung drinks na gusto niya. Okay, so nag-request siya ng panibagong order. Iba na lang daw. So umalis yung flight attendant, pagbalik, wala din. Okay, so parang dun pa lang, parang basta alam niya na yun. So nagsabi sa akin yung katabi ko, sa akin siya kasi nagsasabi na guarantee. So sinabi niya, imagine paying for like $5,400 for this flight and they don't have my drink. Yung next naman na disappointment, yung bubuksan niya na yung IFE niya, nasa mid-flight na kami, binuksan niya yung IFE niya, hindi gumagana. Okay, so sira. So parang dalawang flight attendant na yung lumapit sa kanya, nag-apologize, ganito, ganyan. Inayos na daw, pero hanggang sa lumapag kami, hindi naayos yung IFE. And meron pa rin kasama na headset, kaso hindi ko na siya na-video. Imagine na yung headset, tapos yung isa pang parang no, kasi sobrang layo ng ano, yung monitor dun sa upuan. Okay, so hindi naman sila nagpapailam ng binocular. So yung third disappointment ng katabi ko is yung breakfast na. Okay, so yung snerve sa kanya is fish. Okay, pero ang sabi ng katabi ko, I didn't order fish. I didn't order bangus. Parang ganun. Ang in-order niya is intercontinental breakfast. Walang nakasulat na ganun, pero ang nakalagay doon parang American breakfast. Okay, additional information, parang sausage lang yun, bacon, bread, butter, mga ganun. Okay, so wala na daw yung kaya fish yung binigay sa kanya. Okay, so kung mapapansin nyo, hindi niya yung naubos yung sa katabi ko. So naka 3 points yung Philippine Airlines dun sa katabi ko. So unahin mo muna natin yung food. Ang score ko dyan, mga 7 out of 10. Okay naman siya, masarap yung iba, hindi yung iba, sakto lang, okay? Kulang lang nang siguro sa serving, okay? So like for example, yung sa mid-flight, parang atascado lang at saka isang panini, tas meron silang pa-peanut, parang ganun, or tas small chocolate. Pero kung pupunta ka sa ibang business class, marami talaga doon. Okay, so nakasakay na lang ako ng ibang business class, pero hindi pa ako nagbablog doon sa EVA Air, Taiwan Airlines yun. Tapos, kahit yung economy nila, marami silang binibigay na pagkain. Meron silang ice cream bar,
Tapos iba't ibang sandwiches din. Sandwiches din kasi you have to consider din yung ibang passenger baka allergic sila sa ganito, sa ganyan. Tapos yung ibang business class meron silang pa pa-cup noodles din. Libre din yun, okay? So, yung sa atin, dala natin yun. Pero okay lang kasi tinulungan naman tayo ni Kuya na gawin yung cup noodles natin. Okay? So, next naman natin is yung in-flight entertainment. Importante to, especially kapag matagal yung biyahe. Yung LAX to Manila, 15 hours yan. Okay, pero yung pabalik Manila to LAX, parang 12 and a half hours. Pero importante yun kasi nga, maboboard ka, hindi ka naman pwedeng matulog magdamag. Okay, dun sa, yung nag-reset yung IFE nung katabi ko, nakita ko anong windows yung gamit nila. Luma na talaga. Okay, so additional information din, yung Philippine Airlines, first airline siya sa Southeast Asia. Okay, so sa una lang magaling. Okay, so ang score ko dyan, sige, 4 na lang. 4 out of 10. Next naman natin yung customer service ng PAL, bibigyan ko sila ng 10. 10 out of 10. Okay, kasi sobrang ganda nung pinakita sa akin ng Philippine Airlines na mga flight attendant. Imagine mo, may hawak kong cup noodles doon tapos nag-aantay lang ako. Medyo nahiya din kasi ako, parang, kuya, pahingi naman ng tubig na mainit. Oh. Parang ganun. Kasi hindi naman po at kay business class ka is entitled ka na para utus-utusan sila. Okay, so parang andun ako, nakatayo, nag-aantay ako ng tamang timing para humingi ng tubig na mainit. Pero si kuya, lumapit agad, sir, kailangan niyo ba ng tubig na mainit? Net para dyan. Sabi ko, yes. So, sige sir, upo na kayo sa seat nyo. Ako nang bahala dito. Ganon. Tapos, yung uminom ako ng alak, hindi ko pa ubos, may nakabang na agad sa akin na flight attendant para i-refill yung alak ko. Okay. Hindi ko alam, baka gusto nila akong lasingin. Tapos, kayo nang bahala humusga dun sa pera na binayaran nyo. Yung presyohan ng Philippine Airlines Business Class from LAX to Manila is naglalaro siya sa 5,200 to 5,600. Depende kung anong month kayo bibili. Okay? Tapos, yan. Yung conversion niya parang 290 plus thousand. Okay? Pero, you have to consider din yung access sa lounge, unlimited pagkain yan, tapos una kayo sa pila. Parang ganun. Okay? So, comment na lang kayo sa ba kung worth it ba para sa inyo. Okay? Yung 291,000 pesos na yan or 5,200 to 5,600 round trip na yan. Okay, so para sa akin, yung business class ng Philippine Airlines, hindi naman siya yung the best sa buong earth, pero they have one of the most customer service. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa akin para sa araw na to. Sa panonood, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like this video, please give it a thumbs up, comment down below. I'll see you in the next one. I'm out of here.